Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang kwentong tampok natin para sa pagkakataong ito. Dahil po sa nabasa ko ang inyong mga komento tungkol sa ibinahagi nating kwento kahapon, kung kaya sa halip na ibang kwento ang nakapila sana para ngayon, ay sinikap ko po at minabuting hanapin ang karugtong ng ipinadalang kwento ng atin pong sender. Halina at atin pong pakinggan. Kumusta po kayo, Sir PB? Ito na nga po pala yung karugtong ng kwentong ipinadala ko sa inyo. Sana po ay magustuhan nyo at maibahaging muli sa inyo pong mga tagapakinig ang mga kababalagan at karanasan po ng aming ninuno na si Lolo Masyo ay hindi po nagtapos, sa halip ay nagpatuloy. Matapos po ang pangyayaring iyon na kung saan ay namatay ang binatilyong aswang na sumalakay sa kanilang bahay, ay nasundan pa po iyon ng mga mas nakakakilabot pa na pangyayari. Ilang araw lang ang lumipas, ay natagpuan na lamang nila na nagkalat ang mga patay nilang alagang hayop. Kahit saan nila ibaling ang kanilang mga paningin, ay naroon ang labi ng mga ito na sa unang tingin pa lang ay alam na ng mga magulang nila Lolo Masyo kung sino ang may gawa noon. Nakaramdam ng matinding galit ang kanilang ama. Naipulalas pa nito na wala umano talagang respeto sa karapatan ng iba ang lahi ng mga ito, na hindi marunong tumanggap ng kanilang mga pagkakamali. Nagmamadaling umalis ang kanilang ama noong araw na iyon. Nang bumalik ito ay hapon na. Narinig ni Masyo na nag-uusap ang kanilang mga magulang. Nagtanong ang kanilang ina kung naipagbigay alam na ba daw ng kanilang ama sa mga kinauukulan ang tungkol sa bagay na iyon. Tumango ito at sinabing nasa panig daw sila ng katotohanan, kung kaya wala silang dapat na ipag-alala, at binigyan na umano daw siya ng basbas. Ang mga huling pananalita na iyon ay mas lalong nagpagulo sa isipan ni Masyo. Di niya lubos na maunawaan ang mga kahulugan noon. Kinagabihan, nang magpapahinga na sila Masyo at kanyang mga kapatid, habang ang kanilang ama naman ay nakaupo sa pinakabalkonahe ng kanilang bahay, ay bigla na lamang nila itong narinig na sinasabing magbangon sila sapagkat may aswang. Lumabas agad si Masyo ng kanilang silid at nakasalubong niya ang kanilang ama na nagmamadaling pumasok sa kwarto ng kanilang ina. Paglabas nito ay nakita niyang nakasukbit na ang itak nito sa kanyang bewang at may hawak-hawak na sa kanyang kamay. Noon pa lamang niya nakita ang bagay na iyon. Isa rin iyong sibat, ngunit hindi iyon ang sibat na karaniwang ginagamit ng kanyang ama sa kanilang pangangaso. At may napansin siyang tela na nakapulupot doon, na mayroong mga titik na nakasulat na hindi siya pamilyar. Bukod doon ay nababalot din ng bronse ang ilang bahagi noon. Nang bigla na lamang nilang narinig ang ingay na tila may dumapo sa puno na malapit doon sa kanilang bahay. Kasabay noon ay narinig nila ang pagdaing ng nakababata nilang kapatid. Kaya pumasok siya sa kanilang silid upang alamin kung ano ang nangyayari dito.
Nakita niyang namimilipit na ito sa sakit. Ilang sandali lang ay lumapit na rin ang kanilang ina at pinahiran ito ng hawak niyang langis. Narinig ni Masyo ang kanilang ama na inuutusan siyang lumabas, kaya nagmadali siya. Naabutan niya ang kanilang ama na nasa labas na ng kanilang bahay at iginagala ang kanyang paningin. Nang makalapit siya sa kanya ay sinabihan siya nito na wala na ang aswang sa puno, kung kaya maging alerto daw siya. Bumalik naman sa loob ng bahay si Masyo upang kunin ang isang itak. Paglabas niya ay napansin niyang nagliwanag na bigla ang kanyang bertut at tila nagkaroon siya ng mas matalas na paningin. Nag-iba ang kanyang pananaw sa kanyang kapaligiran at bigla siyang nagulat nang makita ang isang malaking baboy na nakaangil na nakaabang sa makapal na damuhan at nasa gilid lamang ito ng kanyang ama. Lalo pa siyang nagimbal nang kanyang makita ang isa pa. At nang ibaling naman niya ang kanyang paningin sa gawing kaliwa ay nakakita pa siya ng dalawang tao na mga pawang nakatuwad ng tulad talaga sa isang aso at mabalasik ang mga mukha nito. Nang ibalik niya ang kanyang pansin sa dalawang baboy ay hindi na niya nakita ang mga iyon. Sa halip ay dalawang tao rin na mistulang aso ang kanyang nakita roon. Hindi siya nagpahalata na kanya na silang nakikita. Pinaglabanan niya ang kaba na kanyang nararamdaman. Kwento pa ng nanay ko, nang mga oras daw na iyon ay naramdaman ng aming lolo na si Masyo na parang nanghina ang kanyang mga kamay, nawala ng lakas at nangatog ang kanyang mga tuhod sa sobrang takot. Pero pilit niya iyong pinaglabanan. Inisip na lamang daw nito ang maaaring mangyari sa kanilang lahat kapag nadaig siya ng kanyang takot, kung kaya dahil doon ay nanumbalik ang kanyang lakas. Ibinulong niya sa kanyang ama na may dalawang aswang sa magsinggilid nila. Sinabihan siya nito na maging alerto at handa. Nakita ni Masyo na lumabas na rin ang kanilang ina at biglang nagsaboy ang kanyang ina ng abo mula sa bao na tangan-tanga nito. At biglang humulma ang mga katawan ng aswang, kung kaya agad na pinakawalan ng kanyang ama ang sibat at tinamaan ang isa sa mga ito. Ngunit mabilis na tumakbo at tinangay ang sibat. Hinugot nila ang kanilang mga itak. Sinundan ni Masyo ang kanyang ama na sinugod ang dalawang nasa kanilang kaliwa. Mabilis ding tumakbo ang mga ito na ang tanging nakita na lamang nila ay dalawang itim na ibon na lumipad. Kaya kanila namang tinahak ang daan na tinakbuhan ng aswang na tinamaan ng kanilang ama. Nakita nila ang mga patak ng dugo. Tinuntun nila iyon. Nakita nilang nakahandusay ang isa, habang ang isa naman ay tila tinutulungan iyon, na nakita pa niyang dinidilaan ang kasama nito. Na nang mapansin silang paparating ay mabilis na ring tumakas. Nang tanging masamang tingin at pag-angil lang ang nagawa ng aswang bago ito mabilis na umalis. Nang makalapit silang mabuti sa aswang ay nagimbal pa si Masyo sa kanyang nakita. Tirik ang mga mata nito at nakalawit ang dila. Maluba ang naging pinsala nito, na sinabi pa ng kanyang ama na hindi na daw talaga nito magagawang matakasan pa ang kamatayang hatid noon dahil sakargado ang kanyang sibat ng mga mahiwagang kataga at pangontra sa mabilis na paghihilom.
Maraming bagay na nais niyang itanong sa ama. Ngunit kanya na munang ipinagpaliban iyon. Maya-maya ay dumating na rin ang kanilang ina at may dala na itong siga. Naghukay lamang sila ng mababaw at kanila nang sinindihan ang labi ng aswang. Simula noon ay nagpatuloy pa ang hidwaan sa pagitan ng aming angkan at lahi ng mga aswang. Pagkukwento pa ng nanay ko ay may pagkakataon pa na pinagkasundo ang angkan namin at ang lahi ng mga aswang. Ngunit hindi tumupad ang kabilang panig sa kasunduang napag-usapan na naging dahilan pa nga iyon ng pagkamatay ng isa sa mga kapatid ni Lolo Masyo, na ang buong akala nila ay maayos na ang lahat sa pagitan ng dalawang lahi. Ngunit ginawa lamang palang dahilan iyon ng mga aswang para magtiwala ang angkan namin. At nangyari nga ang hindi nila inaasahan nang maging kampante sila Lolo. Pinagtulungan ang kanyang kapatid ng tambangan ito mula sa isang pagdiriwang. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakapuntos ang lahi ng mga aswang, na kung hindi sana sila nagpakakampante at nagtiwala ay hindi sana nangyari iyon. Sabi pa ng nanay ko ay talagang tuso at mapanlin lang ang mga ito, na kahit nga sa kanilang pakikipaglaban ay masusumpungan mo ang kanilang katusuhan. May isang pangyayari daw noon na nang mabuhay na muli ang sigalot sa pagitan ng angkan namin at lahi ng mga aswang ay minsang nagpang-abot ang magkabilang panig. Galing sila Lolo Masyo noon sa isa nilang kaanak. Malayo iyon. Kanyang kasama noon ang dalawa niyang pinsan. Nang sa daan ay maramdaman nilang tila may sumusunod sa kanila. Ayon pa sa kwento ay hindi ipinahalata ni Masyo na kanya nang binunot ang dalang itak. Na nang mapansin ng kanyang dalawang pinsan ang kanyang ginawa ay ginaya siya ng mga ito. At hindi rin nila ipinakita sa kanilang mga kilos na kanila na silang nararamdaman. At alam nilang hindi lamang iyon dalawa kundi higit pa. Nang sapitin nila ang bahagi ng daan na nalililiman ng makapal na dahon ng isang malaking puno, ay may humarang sa kanilang daraanan na aswang. Iyon naman ang tamang pagkakataon na kanilang hinihintay, pagkat inaasahan na nila iyon. Kung kaya mabilis nilang inundayan iyon ng taga. Ngunit laking gulat nila nang bigla iyong maglaho at nasugatan ang isa niyang pinsan mula sa likuran. At nagawa lamang daw nilang matakasan ang peligro na iyon nang sa di sinasadyang pagkakataon ay matamaan nila ang anino ng isa sa mga ito. Kung kaya nagawa nilang masugatan ang dalawa sa mga aswang. Simula noon ay nagkaroon na sila ng ideya kung ano ang gagawin kapag ganong uri ng aswang ang kanilang makakaharap. Habang tumatagal ay nagiging malinaw na noon sa ninuno naming si Masyo kung anong uri ng mundo ang kanilang ginagalawan. Noon ay unti-unti na niyang nauunawaan ang mabuting dulot na nagmula sa angkan ng mga babaylan. Gayon din ang kaakibat na panganib na dulot noon. Isang araw ay may dumating sa kanilang tahanan na isang matalik na kaibigan ng kanyang ama at may mga kasama ito. Nalaman iyon ni Masyo dahil naroon siya at nakikinig sa kanilang usapan. Noong huli ay naging mainit ang kanilang naging pag-uusap at tuluyan na itong nauwi sa pagtatalo. Kung kaya lumapit na si Masyo sa kanilang ama. At bago pa umalis ang mga lalaki
ay nagbanta pa ito sa kanila. Nalaman ni Masyo na nagmula din sa angkan ng mga babaylan ang kanilang naging mga panauhin. Ngunit ito di umano ang pangkat na nalihis ng landas at inaakit ang kanyang ama na sumapi sa kanila. Ngunit dahil sa katapatan nito sa kanilang angkan ay tumanggi ito sa kanila at sinabing kahit kailan ay hindi siya aanib sa samahan ng mga ito. Dagdag pa nito ay hindi niya magagawang magtaksil sa kanilang responsibilidad sa kanilang lahi. At ito ay pinagdiinan ng kanyang ama kay Masyo na siya rin daw dapat na maging paninindigan niya. At dahil po doon ay mas naging komplikado pa pong lahat ang mga nangyari sa amin pong angkan, lalo pa pong napuno ng kababalaghan. Hanggang dito na lang po muna, Sir PB, at maraming salamat po sa walang sawa niyong pagbibigay sa amin ng magagandang kwento. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayun din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.